Welcome back sa ating channel, mga kaitechua! In today's video, another ola na naman ang ating i-review at himay-himayin, nakakalurke ang mga kaganapang itechua. But before that, yes! Mag-a-announce na tayo ng winner ng ating pamaya giveaway sa video na itechua. I-a-announce natin ang dalawang maswerteng nanalo ng tig to 250 pesos na Maya giveaway. So nag-post ako na paunahan siya. So paunahan ang pagsagot or pag-comment ng tamang sagot, correct spelling, Tagalog, at in order siya dapat. So ito yung mga sagot. We have alkansya, basurahan, kamatis, tsaka payong. Yan yung mga tamang sagot. Okay, mamimili na tayo ng dalawang maswerteng. Alright, so mamimili na ako ng dalawang maswerteng nanalo ng total of 500 pesos. So, 250 pesos sila. So, paunahan ito. Walang mga raffle na yan para hindi na tayo mahirapan. So, ang gagawin ko lang is, i-filter ko lang yung dalawang, first two, na nakasagot ng tama. Okay? So, punta tayo dun sa video na ite. So, ang gagawin, i-filter lang natin yung comment to newest first. Okay. So, yung mga new na yan, yun yung mga kakaano lang ito. Dun tayo sa pinakababa. Kasi yun yung oldest, di ba? So, yun yung mga una. Okay. Alright, mamimili na ako. So, sinagad ko na. So, ito yung pinaka-oldest. 5 days ago. Ayan. Okay. Tignan. May kulang. Kulang siya ng isa pa. Okay, ito. Ay, kulang din si ate. Ito. Ay! May nanalo na first winner. Si Sweet Sheen 17. Sweet Sheen 17. Nanalo ka ng 250 pesos. Maya giveaway. So, nakuha niya ang sagot. Number 1, alkansya. Number 2, basurahan. Number 3, kamatis. Number 4, payong. Alright, congratulations. Isa pa, check pa natin kung sino pa yung isang nanalo. Si Pinayko. Tama yung sagot niya, alkansya, basurahan, kamatis, at payong. Congratulations kay Pinay ko. Nanalo ka ng 250 pesos Maya giveaway. Alright, so sa inyong dalawa, Sweet Sheen 17 at saka Pinay ko, congratulations sa inyong dalawa. So paki-email na lang Akira Ditechi para maklaim ang inyong Maya giveaway. Make sure you are subscribed. Paki-send sa akin yung screenshot na subscriber kayo ng channel na Itechiwa. Alright, back to the regular programming. Okay, in this video, pag-uusapan natin yung isa sa mga ola na naman nakakalurke, mga kaganapang Itechiwa. At itong ola na to, naku, palaging nag-a-appear sa aking Facebook newsfeed, ha? Ano ba to? Ano ba? Sige na nga, i-review natin. So, himay-himayin natin ang kanyang security and data privacy and of course, ang kanyang rates and fees. At magkano bang in-offer niyang loan? Magkano ba? Paki-comment naman kung sino ang naka-experience na ng pangaharas. May naharas na ba sa Ola na Itechiwa? Ang tinutukoy ko, I see. MayPera. Ay, antaroy, MayPera talaga. MayPera online peso cash loan daw. So, himay-himayin natin itechi. Alright, so nandito na ako sa Play Store. O, talaga na ma-check natin. So, i-open natin. Ay, wait lang. Check muna natin yung about na yan. So, nandito siya. Okay. About this app. So, about this app, PSE licensed online cash loan application daw. Okay, so under siya ni who? So, ang company information nila, Lucky Shell Fintech Lending Inc. daw. Lucky Shell Fintech. Yan yung address niya. May contact number din siya. Yan, may website pa daw siya. Oh. May email. Oh. E di meow. So, ito. Okay, ang loan amount daw na in-offer niya is up to
200,000 pesos. Really? Ang laki ah. Up to 100,000. Okay, ang terms is up to 180 days. Oh, 180 days sa take note. Kalagay dito sa Play Store. Tapos, 7 by 24 hour online review. High approval rate daw. Oh, high approval rate. Fast disbursement with no delays. Easy to reborrow with higher amount. Oh, wow. Personal information, 100% secure. Really? Check natin. Okay, so let's go to the app. Doon na tayo sa app. Oh, ilan ang rating nito? Check mo na. Ah, 4.7. Ay. In fairness, 4.7 ratings sa Play Store. Okay, open natin. Ay, ayun na, attention. Permission statement and disclosure policy. Alright, sabi niya, in order to evaluate your loan amount and speed up the audit time, we need the following conditions. SMS, camera, location. You can delete your personal information at any time by contacting our customer service center. Really? Pwede magpa-delete ng impormasyon. Tatlong permission daw ang kailangan yung i-allow. So, kunwari, mag-agree lang ako para lang, oh, yan na. Allow MayPera to take photos and record video. O, oh, kailangan din naman yan. Allow MayPera to access this device. Hindi, didunay ko yan. Tapos, allow MayPera to send and view messages. Sige na nga, i-allow ko din para makapasok tayo. O, oh, agree. Ay! Kailangan din i-allow daw yung location. Ay, di allow ko. Sige, allow natin yung try ko para sa inyo. So, ayan, may privacy policy naman sila ngayon. Ayoko. Ayokong basahin ng habat eh. Oh. Sino bang ano dyan? Ah, eto. Ay, yung contact us nila. Ayan, oh, ang pangalan niya. MayPera, tapos email address. Ayan naman, address. Ah, sa Makati, ite. Tapos yung working hours nila. Sige, agree natin. Ay! Ito na. 100,000 pesos maximum loan amount! Nakakaloka! Okay, alright. So, binubungad niya dito sa kanilang dashboard ang SEC registration number nila. I-check natin ang SEC. So, anong pangalan niya ulit? Lucky Shell Fintech. Ayan, number 61 siya, Dai. O, Lucky Shell Fintech Lending Inc. Sa CIC naman, mukhang hindi. Mukhang hindi siya registered sa CIC. O, diba, sa SEC lang siya. So, ibig sabihin, hindi siya nagsasubmit ng payment history ninyo. Kaya sinasabi niya dito, higher approval rate. Kasi, diba, hindi nila kailang i-check ang inyong credit standing. O, diba? So, i-check, eto na. So, 100,000 pesos, online review, 24 hours daw. Ang terms is 120 to 180 days. Take note ha, minimum term niya is 120 days. So, diba, bonggang-bongga. So, ibig sabihin, mga ano yan, ang tawag doon, 120 days means ilang months yon? Kaya na mag-calculate, oh. Mahaba-haba, in fairness. Okay, so kunwari, magbabaro tayo. Ay! Cellphone agad. So, ayan, may isi-send siyang code. So, ito, step 1. Personal information. Ayan. Loan amount plus 20% chance daw, oh, ng approval rate. Fill out natin, kunwari. Ay, take note, ho. Tignan nyo dito sa kanyang, ano, sa pinakababa. Facebook, kinukuha nila yung Facebook ninyo. Kinukuha nila yung, ano, kahit yung pangalan ng Facebook ninyo. Ayan, oh. Oh, beware, ha. Huwag nyo ibibigay. Kasi required yung ano field na to. So, pag hindi nyo binigay, malamang at samalang hindi siya magpro-proceed. Submit natin. Okay. Ayan, contacts. Kailangan nila ng ilang emergency ko. Ay! Nakakaloka. 5 contacts daw. 5 contacts, emergency contacts. Oh. Tapos, plus 40% chance daw. Pag naibigay mo yung impormasyon na ito. Plus 40% chance. O, yan yun. Ayan, naibigay ko na ang emergency contacts di umano. So, i-proceed na natin. Oh, may sinasabi siya dito sa baba. So far, 30% of users have failed the verification due to inaccessibility of emergency contacts daw. Please fill in a valid emergency contact and make sure the phone is active. Tapos may sinasabi, bank level data encryption protection. Submit natin.
Okay, na-save na siya and nasa step 3 na tayo, job information na. Ito na, kinukuha na yung mga employer. Loan amount chance is plus 60% approval. Mandatory, fill out natin. Okay, yan, na-fill out ko na ang job information. Next, submit. Ito na, last steps na. Okay, may plus 80% chance tayo. Kailangan nila ng inyong identity at pa-selfie-selfie. Ito na. Bakit parang huli na yata yung information nyo mismo, yung personal information? Ayan, kailangan nila ng ka-ID han. Humid yun nilagay ko. I-open natin ka. Facial recognition. Open natin. Ay! Please stay still and start test. Blink. Ganun. Ayan. Mayan na facial recognition. Okay, tapos na. So, ibig sabihin, submit na natin. Okay, save na. Ito na. Receiving account. Ito na. Okay, ang disbursement method nyo, pwedeng bank at saka e-wallet daw. Okay, sa e-wallet, pwedeng GCash, Maya, at GrabPay daw. Ayan. Okay, naisubmit ko na. Ito na, ito na. The loan amount is being evaluated. Please wait. Ayan na. Wait natin. May pa-ganar, may pa-suspense. Mga inday. But ang bagal, ang tagal. Tagal niya, ha? Refresh natin. Hoy, ang bagal may pera. Nakakaloka, maubos na yung pera ko. Maubos na yung oras ko sa kakahintay. Refresh, refresh. Wala, bagal. Ay, nakakaloka, wala, hindi ko ang bagal niya, as in, ang tagal niya mag-evaluate. Ay, nakakaloka, tama na yan, ayoko na. Okay, so ayan ha, yan yung may pera ha, ang worried lang talaga ako dito. Yung ID ninyo, yung impormasyon, at saka yung Facebook, yung pangalan niyo sa Facebook. O bakit nila kinukuha yung Facebook niyo, para i-post kayo? Para in case na malate kayo, mag-pass due kayo, ipopost niya yung pangalan ninyo? Or pupusin yung pagmumukha nyo doon. Ay, no. Guys, beware ha. Huwag na huwag yung i-download or install ang app na ito. Tetsi, talaga naman. Sa lahat ng mga may experience na sa MayPera na ito, kumusta naman ang experience nyo sa MayPera? May mga naharas na ba dahil nag-pass due kayo? O balitaan nyo naman ako, pa-share naman, pa-comment naman sa video na itetsi wa ha. At mag-iingat. Again, be a responsible Jutangera. Huwag puro install ang mga ola-ola na ganite. Delikado, kinukuha yung Facebook ninyo. At saka, ang daming contacts. Ang daming emergency contacts ang kinukuha nila. 5. So, usual lang emergency contact lang dapat ang kinukuha. Isa lang yan. Pag legit at legal talaga. Pag legit na mga lending ola-ola. Okay. So, again, be safe and huwag basta-basta mag-i-install mga ganitong app. Maraming salamat for watching again. Don't forget to subscribe, mga ka-itechi. Buyers! Ayun nagre-refresh pa rin, refresh now. Andito pa rin siya, evaluating pa daw. Ang tagal-tagal, no? Nakakaloka. Parang gusto lang talagang kunin yung impormasyon ko.